Anong oras ka na ba inihatid kagabi ni Malakay? Ho, muntik nang mabitiwan ni Diana ang tasa ng kape sa biglang pagsasalita ng ina mula sa kanyang likuran. Aalas 11 na ho yata, nasiraan kasi kami sa kabilang bayan eh, naghanap pa siya ng mekaniko. Ang totoo, kaninang alas 3 ng madaling araw lang siya inihatid ni Malakay at hinahanda na talaga niya ang dahilan na iyon kapag nanita at nagalit ang ina. Pero hindi naman ito galit. Pakanta-kanta pang ang dumulog sa hapagkainan at kumuha ng tasa para lagyan ng kape mula sa percolator. Ganun ba? Akala ko itinanan ka na eh. Siya nga pala. Alam mo ba kung magkano ang bangle bracelet na binigay niya sa akin kamakalawa? My God, 150,000 pesos. Okay talaga ang batang iyan ano. Sa bagay, noong sila ng Ate Vivian mo, ay may natanggap na rin akong mamahaling regalo mula sa kanya. Pero sa tingin ko, mas gusto ka niya kaysa sa ate mo. Mas mamahalin ang ibinigay niyang singsing sa'yo eh. Lihim na nagugulat si Adayana sa ina dahil nakakaya nitong sabihin ang mga bagay na iyon. Kaya ikaw, kapag nanligaw na siya sa'yo at niyaya kang pakasal, huwag na huwag mong gagawin ang ginawa ng gaga mo at ate mong tanga. Naku naman, noon ko pa pangarap na batikit sa mga Everett ah. Abay bigyan mo naman ng katuparan ang pangarap ko. Manaman, nakakahiya ang... Oy, at bakit ka mahihiya? Si Malakay ang lumalapit sa'yo. Siya ang hindi nadala. Isa pa, alam ko manaman na iba ka sa ate mo. Bukod talaga namang mas maganda ka sa kanya. Masyado ka nga lang kimi kaya hindi stand out ang personality mo. Anyway, basta tandaan mong bilin ko. Kailangang mahukmuna ng husto si Malakay. Aba, para ni naman sa'yo yun ah. Hindi na lang siya kumibo. Ayaw niyang makipagtalo sa ina. Isa pa, kahit paano ay umaasa siyang matutuwa na rin sa kanya si Carmen dahil alam niyang may pag-asang matupad niya ang gusto nito. May relasyon na sila ni Malakay, hindi ba? Pasok ka. Nilawagan ni Adayana ang pinto para papasukin ang kanyang bisita, si Malakay. Thanks, honey. Nakangiting humakbang papasok ang binata at marahang gumala sa paligid ang paningin. Nasaan si Tita Carmen? Aka-aalis lang. May kausap daw siyang buyer ang iniaahente niyang lupa. Isinarana ni Adayana ang pinto at bumaling sa binata. Maupo ka. Nagulat na lang sila dahil naroon na pala ito sa tabi niya. Maupo ka muna. No, namiss kita. Agad nang lumapit sa kanyang baywang ang mga braso nito. Malakay sandali, tinangka niyang manulak. Honey, namiss kita. Ang totoo, hindi ako nakatulog nang ihatid na kita kaya narito na ako agad. Saka kinintala nito nang maalam na halik ang mga labi niya habang mahigpit ang yakap sa kanyang bewang. Malakay, napapikit na lang si Adayana dahil ang totoo, namiss na rin agad niya ang binata. Ilang sandali pa, tinutugon na niya ang halik nito. Pero hindi lang halik ang nais ni Malakay. Nagsimula nang maging panghasang palad nito sa kanyang kabuuan. Malakay, huwag. Tinangka niyang pigilin ang kamay nitong marahang sopo sa isa niyang dibdib. Why? I miss you. Don't you miss me? Of course I miss you. Kaya lang, I want you now. Right now, right here. I want to make love with you. Ha? Sandali. Baka. Ngunit puminid na ang mga labi ni Adayana dahil sa maalam nitong halik. At hindi papayag si Malakay na makatutol pa siya. Kaya wala siyang nagawa. Wala na siyang ginawa. Kundi ang lubusang magpaubaya. Kahit nang pangkuhin na siya ni Malakay at dalhin sa kanyang silid. At doon minsan pa ay hinayaan niya ang kapusukan ng binata sa kanyang katawan. Yes, fairy tales do come true. Dahil sa lumipas na mga araw, ipinadama ni Malakay kay Adayana ang pagkabaliw nito sa kanya. Flowers and chocolates, expensive dresses and jewelries, halos araw-araw ay may dala ito para sa kanya. At syempre pa, para rin sa kanyang ina. My God, ang ganda ng necklace na bigay sa akin kahapon ni Malakay ah. Ipinapraise ko nga sa pawn shop. Almost 50,000 ang halaga. Hay, ang sarap talaga ng may mamanugangin na galante. Natigilan sa pag-inom ng kape si Adayana. Alam mo ba, sinisitsiriya na tayo ng mga taga rito. Ang kapal daw ng mukha nating mag-ina dahil pagkatapos sa ate mo, ikaw naman ang nagpaligaw kay Malakay. Aba, inggit lang sila, no? Kasalanan ba ng mga anak ko na maganda sila? Anyway, hindi ba nangyayaya ng kasal si Malakay? Hindi pa ho. Ah, baka gusto pa rin niyang makatiyak na compatible kaya sa isa't isa. Sa bagay, 2 taon din tumagal ang engagement nila ni Vivian noon bago siya nag-propose. Hindi bali, bata ka pa naman. Asya nga ho pala,
Niyayaya ako ni Malakay na lumuwas. May aasikasuhin daw si Aron. Papayagan ba ninyo ako? Mga ilang araw daw kami roon. Abay oo naman, syempre naman. Syempre ay nami-miss ka nung tao kaya gusto kang isama. Naku, ano naman kaya ang ipapasalubong sa akin ng batang iyon? Lihim na lang na napailing ang dalaga. Gusto sana niyang matuwa dahil masyadong malugi ang kanyang ina. Pero naiinis din sa ugali nito. Hindi man lang ba naisip ng kanyang ina na mabae pa rin siyang may dangal na mawawasak kung sakali. Pero inignora na lang niya ang isiping iyon. After all, kung siya nga ay hindi inalintana ang sariling kapahamakan, hindi ba? At iyon ay dahil sa baliw niyang pag-ibig kay Malakay. Tatlong linggo sa lungsod si Malakay kasama si Adayana dahil may mga inaayos itong papeles na ipadadala sa Italy. Ang condo unit nito sa Everett Condominium ang tinutuluyan nila. At doon parang mag-asawa ang naging pagsasama nila. She cooked for him, taking care of his needs, ang mga damit na isusuot, ang paghahanda ng tuwalya. At higit sa lahat, they made love sa kahit na anong pagkakataon na gusto ni Malakay. At syempre pa, gusto rin niya. At ginagawa nila yun sa kwarto, sa banyo, sa sala, and even in the kitchen. He's a very passionate man. Iyon ang natuklasan ni Adayana. And the wanton inside here, and even her sensuality, nagising na lahat iyon ni Malakay sa kanyang katauhan. Dahil pakiwari ni Adayana, ang bawat bahagi ng kanyang pagkatao ay may katugon sa bawat bahagi ng pagkatao ni Malakay. Ngayon ay alam na niya na ang kahungkagang nadarama niya yun ay tanging si Malakay lang ang pupuno. At pakiwari ng dalaga, ang hanging kanyang hinihinga ay galing nilang sa mapagkalingang pag-aalaga ng binata. He's too good to be true with her. He showered her with gifts and love. Malambing na ay maasikaso pa. Hanggang isang araw na wala si Malakay, ay nakatanggap siya ng hindi inaasahang tawag mula sa hindi inaasahang tao. Ate Bibien, napatawag ka. Napapalunok na wika ni Adayana nang makilala ang may-ari ng tilig na iyon. Yes, katatawag ko lang kay Mama sa San Simon at nasabi niya sa akin na kayo na pala ni Malakay. Galit ang tinig ng babae. Inaway ko nga si Mama eh. Ang materyosang babae na iyon, hayaan na lang daw kita. Ah kasi, my God, pati ba ikaw? Bakit hinayaan mong panipulahin ni Mama ang buhay mo? Bakit ka pumatol kay Malakay gayong alam na alam mo naman ang nakaraan namin, ang atraso ko sa niya? Ate, iba naman ang... Ano ka ba? Hindi ka ba nag-iisip? Hindi mo man lang ba naisip na makagusto lang gumanti ng lalaking yun sa akin at ikaw ang gagamitin niya para saktan ako? Ate, hindi siya ganun. May dalawang buwan na kami at hanggang ngayon, hindi ka pa rin nag-iisip. For Christ's sake, Adayana, hindi ganun kasimple mag-isip si Malakay. Nag-aalala ako para sa'yo. Ate, wag na lang. Kasi maligaya ako ngayon sa piling niya. Alam ko mahal niya ako. He's too good to me. Adayana, kilala ko si Malakay. Matindi lang siyang magmahal. Kaya nga minahal ko rin siya kahit na paano eh. Kaya nga tinanggap ko ang alok niyang kasal. Pero nagbalik si Robert. At kaya niya akong bigyan ng magandang buhay. At narealize ko na siya pa rin ang mahal ko. Kaya alam ko, labis kong nasaktan si Malakay. At matindi rin siyang magalit. Ate, napatawad ka na raw niya. Nakapag-move on na siya. Ikaw, mag-move on ka na rin. Kalimutan mo na lang ang kasalanan mo kay Malakay dahil wala na yun sa kanya. I doubt it, Adayana. Natatakot ako para sa'yo. Alam kong hindi ka kayang protektahan ni Papa dahil sunod-sunuran lang siya kay Mama. At kung sakali, wala ka rin makakamit na suporta o simpatsya mula kay Mama, sakaling mapahama ka sa mga kamay ni Ate, don't worry. I'll be fine. Isang araw tatawagan kita. Sasabihin ko sa'yo na ikakasal na kami ni Malakay at mapapatunayan ko sa'yo na hindi ako nagkamali. Na ituloy ko ang pag-ibig ko sa kanya na noon pa man ay alam mo na nadarama ko para sa kanya, hindi ba? Adayana, salamat sa concern ate, but I'm okay. Alam kong totoo ang malasakit mo para sa akin. Alam ko naman na mahal mo ako kahit na hindi na mamatay-matay ang chismis sa baryo natin. Naampun lang ako. Adayana, I'm sorry. Wala akong magagawang tulong sa iyo kung sakali. No, I don't need that. Salamat na lang. Sige na, bye na. Bye. Naulinigan pa niyang mahinang hikbi ni Bibian bago nito isinara ang linya. Marahang pinahid ni Adayana ang ilang patak ng luhang namamalisbis sa pisngi. Hayaan mo ate, mapapatunayan ko rin sa iyo na hindi ako nagkamali. Alam ko pagkatapos ng lahat na ito, magiging masaya na ako ng tuluyan sa piling ni Malakay dahil pakakasalanan niya ako. Why the tears? Ha? Hulat na napalingon ng dalaga. Malakay, dumating ka na pala. Nagagawal pang
Pinahid niya ang luha at humakbang palapit dito. Yeah, and I heard her talking with Bibin. Naging matimang titig nito sa kanya. Napatitig din siya sa mga mata nito. Pilit niyang inaaninag ang kislap ng galit sa mga mata nito. Oo, pero nawala naman siyang mababa na agnanumang damdaming doon. Tumawag kasi siya kay mama. At nalaman niyang magkasama tayo. Oo, at nag-aalala siya, hindi ba? Oo, but I told her not to worry dahil masaya naman ako sa piling mo. Talaga, nakangiting humapit sa kanyang baywang ang mga braso nito. Oo, iyon naman ang totoo eh. That's a nice to hear, honey. Dahil talagang gusto kong maging masaya ka sa piling ko. Anyway, I have something for you. Ano na naman iyan? Gulat na tanong niya nang ilabas nito ang isang maliit na kahon sa bulsa ng suot na pantalon. A necklace. Malakay, I don't need that. Ang dami mo nang... Let me wear you this, ha? Malakay, hindi na siya nakatutol nang isuot nito sa kanyang leg ang kwintas. There, sabi ko na nga ba eh. Ang ganda at bagay na bagay sa'yo. Salamat. Kumain ka na ba? Ipaghahain na... No, ayoko pang kumain. May iba akong gustong gawin. Pagka-uwi ka noon ay muling humapit ang mga braso nito sa kanyang baywang at sinalubong ng halik ang kanyang mga labi. At nang tungunin niyo ni Adayana, ito yun na ang naging mitsa sa isang mainit na pagninig. May dahilan na naman siyang ignorahin ang binuhay na masamang-masama ang pakiramdam ni Adayana nang magising ng umagang iyon. Tila umiikot ang buong silid habang pakiramdam niya ay may humahalukay sa kanyang sikmura at tila nais lumabas ng laman ng kanyang tiyan. Malakay, walang sumagot. Malakay, pinilit niyang bumangon para makarating sa banyo kahit na hirap ang mga paa na ihakbang. Doon ay nagsuka siya ng nagsuka bagamat wala namang lumabas sa kanyang bibig maliban sa mapait na laway. Ano bang nangyayari sa akin? Bakit ang sama ng pakiramdam ko? Nang wala nang may suka, ay naghilamos siya at nakipagtitigan sa sariling refleksyon. Ilang sandali pa bago na-realize ng dalaga kung ano ang posibleng dahilan kung bakit siya nagkakaganoon. Oh my God, 2 buwan na nga pala akong hindi dinadatnan. Butis ako. Adayana. Malakay, gano'n na lang ang kaba niya ng malingunan ng binata. Anong problema? Bakit narinig kong nagduduwal ka? May pag-aalalang humakbang ito palapit sa kanya. Malakay, kasi, hindi niya alam kung paano sasabihin dito ang hinala niya. Kasi ano? O nanlalamig ka? Bakit ba? Malakay, buntis yata ako. Ha? Napawang ang bibig nito. Bigla siyang nag-alala na baka ikagalit nito ang naging pagpapabaya niya na magbunga ang pagtatalik nila. Galit ka ba? Sorry, hindi ko naman kasi alam na... Adayana, namislap ang mga mata nito. Malakay, magpapatingin tayo sa doktor ha? Aalamin natin kung buntis ka. Gusto kong makasiguro, lalong sumungaw ang katuwaan sa mga mata nito. At kahit paano, nakahinga ng maluwag si Adayana. Talaga? Hindi ka galit? Ano ka ba? Bakit ako magagalit? Anong masama kung magbuntis ka? May ginagawa tayo. Posible talagang magbunga yun, hindi ba? Masuyo nitong tanong. Oo, kaya lang akala ko kasi. Come on, magbihis ka na. Pupunta tayo sa OB ha? Sige. Kahit papano, napaglabanan niyang nadaramang sama ng pakiramdam dahil sa nakitang katuwaan ni Malakay. Congratulations, Mr. Everett. Magiging tatay ka na nga. Kinamayan ng OB guy ni si Malakay. Talaga ho. Salamat ho. Narinig mo ba iyon, Adayana? Buntis ka nga. Pagkuway excited na lumapit sa kanya. Oo, buntis nga ako. Anong plano mo? Uuwi na tayo sa San Simon. Ipaaalam natin ito sa mama mo. Talaga? Yeah, halika na. Mas naging masigla si Adayana. Minsan pa niyang napaglabanan ang masamang pakiramdam bukod pa sa may mga ibinigay sa kanya mga gamot ang OV na tumingin sa kanya. Noon din ay bumiyahe sila pabalik sa San Simon. Sa daan ay nakasandig lang siya sa upuan. Nakapikit, minsan ay nakangiti. Minsan ay sumasandal siya sa balikat ni Malakay at marahan naman itong pinipisil ang palad niya. Talaga? Buntis ka? Kahit paano ay nagulat si Carmen sa dalang balita ni Adayana at Malakay. Oho ma,
Si Mala kayang may gusto na ipaalam namin agad sa'yo. Nahihiyang wika ni Adriana sa ina. Aba, nakangiting nagtaas ng tingin si Carmen kay Malakay. Anong plano ninyo? Napag-usapan naman ninyo ang araw ng kasal. Excited ang himig ng ginang. Kasal? Magyang kumunot ang noo ni Malakay. Oo, kasal. Napatingala si Adriana sa binata. Ah, wala pa naman ho akong sinasabi kay Adriana. Napakakasalan ko siya. Ano? Pero nabuntis mong... Oho, alam ko. Kaya nga inihahatid ko na siya sa inyo eh. Dahil buntis na siya. Kamag lumaki na ang kanyang tiyan, wala na siyang apil sa akin. Isusoli ko na siya sa inyo. Malakay, ano bang pinagsasasabi mo? Hindi nakatiis na napatayo si Adriana. Adriana, sinasabi ko lang ang totoo. Wala naman akong sinabi na pakakasalan kita. Excited lang akong malaman kung buntis ka para maibalik na kita sa nanay mo at para maipamukha ko sa inyo na hindi na ako ang dating tangang si Malakay na mauuto ninyong magpakasal sa lahi ninyo. Malakay, anong pinagsasasabi mo? Hindi nakatiis na wika ni Aling Carmen. Aling Carmen, marami na akong naibigay na regalo sa inyo ah. Noong kami ni Vivian at ngayon ay naging kami ni Adriana. At marami na rin akong naibigay sa kanya. Kung ano man ang mga naganap sa amin, bayad na siya. Pinagsamantalahan mo lang ang anak ko. Hindi ho. Kusang loob ni Adriana ang mga nangyari sa amin. Kahit minsan, hindi ko siya pinilit. Anyway, nag-enjoy din naman siya. Kasalanan niya. Hindi siya nag-iingat. Hindi niya pinotektahan ang kanyang sarili. May mga paraan naman, pero naging pabaya siya. Siguro si Janiya yun. O kaya naman, inutusan ninyo siyang magpabuntis sa akin para mahook ako sa kasal. Well, I'm sorry to tell this. Talagang hininanay ko lang na mangyari ito para ipamukha sa inyo na hindi nyo na ako madidenggoy. Hayop ka. Bahala na kayo sa gusto nyong sabihin. Tapos na ang mission ko sa... Hindi na natapos ni Malakay ang iba pang sasabihin dahil bigla na lang hinimatay si Adriana. Adriana anak, naku po naman. Mabuti na lang at itong naalalayan ng ginang. Natigilan naman si Malakay sa ilang sandali ay tila nalito ito. Pero maya-maya lang, tumalikod na siya at humakbang palayo sa bahay na iyon. Sa bahay ng babaeng sumugat ng malalim sa kanyang pagkatao, pati na rin sa kaluluwa. Nakaganti na siya. Hindi kita matatanggap sa bahay na ito, Adriana. Matigas na wika ni Carmen nang magising na si Adriana. Wala na rin si paligid si Malakay, kaya lalong nawiwinda ang kanyang buong pagkatao. Mapatawarin ninyo ako. Hindi ko alam na may ganun palang plano si... Gaga ka kasi. Bakit hindi ka kasi naniniguro? Sana humingi ka na muna ng kasal bago ka bumigay. Nakita mo, naisahan ka ng impactong yun. Ma, akala ko kasi. Akala mo, palaka, bomba pala, lumayas ka rito. Mawala akong pupuntahan. Wala akong pakialam kung gaano kalaking kahiyan ang ibinigay sa akin ng ate mo. Aba, hinigitan mo pa iyon ngayon. Paano pa akong harap sa mga kababaryo natin? Mawala naman silang pakialam kung... Ah, leche ka. Ayoko nang makipagtalo sa'yo. Lumayas ka na. Ma, lumayas ka. Pagkuway binitbit nito ang maleta niya at inihagis iyon sa labas ng bahay. At ikaw, lumayas ka rin sa pamamahay ko. Sa kagigil na kinalatkad nito palabas ang dalaga. Mahuwag po, maawa kayo. Ngunit nagmistulang bingi na si Carmen. Inilapat na nito pasara ang pinto ng bahay nang mailabas siya. Mabuksan mo to, ma. Halos ay gibain na niya ang pinto. Ngunit sadyang matigas ang loob ng ginang. Kahit nagsimula ng kumulog at kumidlat sa labas hanggang pumatak na ang malakas na ulan, nanatiling nakapinid ang pinto ng bahay nila. Ma, Malakay, bakit? Napilit. Pasensya ka na, Adriana. Baka makagalitan ako ninang kapag pinatuloy kita. Alam mo naman iyon, hindi ba? Mulat sa pula ay inis na siya sa pamilya ninyo dahil sa ginawa ng ate mo kay Malakay Everett. Malaki ang utang na loob namin sa kanila kaya nakikisimpatsa pa rin siya sa mga ito. Okay lang, Nelly. Sige, aalis na ako. Ang malakas pa ang ulan. Kahit dyan ka na lang muna sa balkonahe magpatila. Hindi na. Kanina pa naman ako basahin. Mapakla ang ngiting sumungaw sa mga labi niya. Sige. Mabibigat ang mga hakbang na lumabas na siya ng gate ng akala niya ay kaibigan. Hindi pala. At sa labas, minsan pang nawala ng direksyon ang kanyang mga hakbang. Saan ako pupunta? Bakit nagkaganito? Bakit ako ang naging pambayad sa kasalanan ni Ate Vivian? Bakit ako ang siningil niya? Bakit?
Ngunit sa kabila ng mga katanungang iyon, bakit ba tila hindi pa rin namaramdaman sa kanyang puso ang galit kay Malakay? Nasa bahay na siya ngayon kung hindi pa siya bumabalik sa lungsod. Wala akong ibang pupuntahan kundi sa kanya lang. Magmamakaawa ako sa kanya. Baka sakaling maglubag ang loob niya sa akin. Kay mama at kay ate Bibin lang naman siya dapat magalit ah. Bakit ininamay niya ako? Bakit pati ang magiging anak namin? Natigilan si Adayana. Oo nga pala. Ang munting buhay sa kanyang sinapupunan ay anak ni Malakay. Isa itong Everett. May karapatan itong sumilong sa tahanan ng mga Everett. Adayana, anong ginagawa mo rito? Bakit naman sinagasa mo ang ulan? Gunat na tanong ni Aling Ingrid. Kilala siya nito dahil ilang beses na rin siyang naisama roon ni Malakay. Abay, basang basa ka ng ulan ah. Nangingikik ka na sa ginaw. Pwede ho bang tumuloy? Ha, eh. Anong ginagawa mo rito? Dumadagundong ang malakas na tinig ni Malakay na pababa ng hangdan. Malakay, pinalayas ako ni mama. Napatingala siya rito at agad na humakbang papasok. Anong pakialam ko? Nagpatuloy sa pagbaba ang binata. Malakay, huwag ka namang ganyan. Akala ko mahal mo ako. Naniwala ka naman. Malakay, wala naman akong ibang pupuntahan. Hindi kong alam kung ano ang gagawin ko. So, anak mo ang batang ito. At paano naman ako nakakasiguro? Alam mo, ikaw ang una at ikaw lang ang magiging huli. Tigmak na ang luha at sipon ang mukha ang dalaga. Ngunit tila hindi man lang nabagbag ang kalooban ni Malakay habang makatitig pa sa kanya na tila nang uuyam. Adayana, kahit na ako ang una, hindi naman ako makasisiguro na ibang walang lalaki. Alam mong walang iba. Araw-araw, gabi-gabi tayong magkasama. Tila nais nang humulagpos ng hinahon ni Adayana. Natigilan naman si Malakay. Okay, granted na ako nga ang ama. Anong gusto mo? Panagutan ko iyan ha. Mangarap ka. O gusto mo ng sustento ng malaking halaga? Malakay, paano mo nasasabi sa akin? Alam ko, naramdaman mo. Napatunayan ko sa iyo kung gaano kita kamahal. Adayana, hindi ako naniniwala sa pagmamahal na sinasabi mo. Katulad kayo ng ate mo at plano ito ng mama mo. So we have better live now o ako mismo ang magtataboy sa iyo sa labas. Huwag! Nagsimula nang manginig ang basang katawan ni Adayana. Wala talaga akong mapupuntahan. Well, hindi ko na problema iyon. Lumayas ka, okay? Galit na ang tinig ni Malakay. Habang ang mayordomang si Aling Ingrid ay namamangha sa ipinamamalas na katigasan ng loob ni Malakay. Hindi ganito ang pagkakakilala nito sa binatang amo. Malakay, please naman oh. Ayaw mong umalis. Sige, ihahagis kita sa labas ng bahay na ito. Pagkawagigil itong hinawakan ng braso ng dalaga at pilit na hinihilam palabas. Malakay, huwag. Senyorito, huwag naman po. Hindi nakatiis na hindi makialam si Aling Ingrid. Huwag kayong makialam dito, Aling Ingrid. Palalayasin ko lang ang nawala na ng malay si Adayana sa mga bisig ng binata. Adayana, Adayana, ano ba? Huwag kang ang umarte. Marahas nitong tinapik sa pisngi ang dalaga. Ha? Inaapoy siya ng lagnat. Nagimbal si Malakay sa natuklasan. Ho? Naku, oo nga, Panginoon ko. Basang-basa na kasi siya eh. Mukhang kainan pa siya sa ulanan. Senyorito, baka akong mapanong mangyari sa kanya. Napatitig ang binata sa magandang mukha na iyon na ngayon ay maputlang maputla na. Sabihin niyo kay Mang Isidro na buksan ang gate. Dadalhin ko siya sa ospital. Sa huli na naig pa rin ang makataong bahagi ng... Marahang nagmulat ng mga mata si Adayana. Aling Ingrid, naku, mabuti at gising ka na. Kumusta ang pakiramdam mo? Ayos na ho. Nasa ospital ho ba ako? Oo, dito ka namin dinala ni Senyorito Malakay kagabi. Talaga ho, hindi niya ako natiis. Inaapoy ka kasi ng lagyan. Siyempre naroon ka sa bahay. Sagutin ka pa rin niya anuman ang mangyari sa'yo. Pero hindi ganun ang gustong isipin ni Adayana. Nasaan na ho siya? Umalis na siya kanina ng madaling araw. Babalik na raw siya sa Italy. Hindi, huwag kang mag-alala. Binayaran na niya ang hospital bill mo. May iniwan din siyang konting halaga para sa'yo para magamit mo kung saan ka man pupunta o kung gusto mong ipalaglag ang bata. Napasigok si Aling Ingrid sa huling sinabi at namasa ang mga mata. Hindi, hindi ko yun magagawa sa anak ko, sa anak namin. Pasensya ka na, iyon lang ang pinasasabi niya eh. Napahikbi na lang ang dalaga. Parang gusto na niyang magalit sa ama ng kanyang magiging anak. Pero pinigilan niya ang puso. Hindi,
Nabubulagan lang si Malakay kapag nakita na niya ang anak namin, maglulubag din ang kanyang kalooban. Natigilan siya sa isiping iyon. Pero paano niya makikita ang baby kung umalis na siya? Sa loob-loob niya, anong plano mo? Aling Ingrid, wala ho talaga akong mapupuntahan. Kung may iniwan mang pera sa akin si Malakay, ilalaan ko na lang iyon sa pagsisilang sa anak namin. Pero kailangan ko hong mabuhay hanggang maipanganak ko siya. Kung pwede ho, doon na lang ako tutuloy sa bahay nila. Ano? Nakusus Mariusep, mapapalayas ako ng mga Everett kapag nalaman nilang isang Everett ang isisilang ko. May karapatan siyang sumilong sa bahay na iyon. Nakikiusap ho ako para na ninyong awa. Muling napahagulhol ang dalaga. Nabagbag naman ang kalooban ni Aling Ingrid. Ang totoo, hindi rin naman ito naniniwala na gano'n ang katigas ng puso ni Malakay. At maging ang mga magulang at kapatid ng binata, hindi sila gano'n. Ang totoo, baka kapag nalaman ng mama at papa ni Malakay na magkakaapo na ang mga ito sa bunsong anak, ay baka mas makaunawa ang mga ito. Sayang nga lang at nasa ibang bansa ang mag-asawa. Aling Ingrid, sige na ho. Hanggang makapanganak ako, talaga lang ho hindi ko pa alam ang gagawin ko eh. Pangako ho kapag bumalik siya at hindi talaga niya matatanggap ang bata kapag nakita na niya, kung sana na lang ho akong lalayo. Napabuntong hinang lang ang mabait na mayordoma. Sige na nga, bahala na. Ako'y awang-awa talaga sa'yo eh. Isa pa, naniniwala akong isang Everett ang isisilang mo. Salamat ho. Napahulgulhul na lang sa laki ng pasasalamat si Adayana. Ha, napabalikwas ng bangon si Malakay mula sa mahimbing ng pagtulog. Pawisan ang binata at humihingan. Nanlalaki ang mga matang napatitig sa kawalan. Oh God, parang totoo. Kitang-kita ko si Adayana. Walang buhay. Naliligo sa sariling dugo. Bakit ganun? Bakit hindi ko pa rin siya makalimutan? Umalis sa kama ang binata at tinungo ang minibar para kumuha ng alak. Hinid sa shot para payapain ng malakas na kaba ng kanyang dibdib. That was 7 months ago mula nang umalis siya ng Pilipinas. Nakapanak na kaya siya. Ano kayang ginawa niya sa perang iniwan ko? Ipinalaglag kaya niya ang bata. Diretso niyang natungga ang laman ng baso sa isiping iyon. Kung naipalaglag niya ang bata, mas wala na siyang puproblemahin. Wala na ang anak niya. Wala na ang sanggol na nag-uugnay sa amin. Wala na ang anak ko. Hindi alam ni Malakay kung bakit namasa ang mga mata niya sa isiping iyon. Ah, hindi ako dapat makonsensya. Anak ang batang iyon ng babaeng nagmula sa lahi ng manluloko at taksil. Mukhang pera. Hindi ko dapat pang hinayangan ang pagkawala niya. Pero para mas mapatahimik niya ang pangungulit ng konsensya, 3 shot pa ang brandy ang kinailangan niyang inumin para muling makatulog. Aaray, sige pa ining irpa, wika ng kumadrona. Aray ko masakit. Tigmak na ng luha ang mga mata ni Adayana. Pakiwari niya ay buong pagkatao niya ang nabibiyak, kasama na ang kaluluwa dahil sa pagsisikap ng sanggol sa kanyang sinapupunan na makalabas na sa magulong mundo. Ganyan talaga ang mga nganak ining, mahirap, masakit. Pero kaya mo yan, sige pa, ere pa ha. Inipong lahat ni Adayana ang nalalabi pang lakas, saka umire. Kasabay ng malakas na uha ng sanggol, ang biglang pagbulusok nito mula sa puwerta ng ina. Umulong sa hangin si Adayana matapos ipikit ang mga mata. Malakay, mahal kita. Mahal na mahal pa rin kita. Magbalikan na. Balikan mo na ako, kami ng anak mo. At pangako magiging maligaya ka sa piling naming mag-ina. Nakatulog na. Meme na bunso, tulog na ang bunso. Marahang inihihele ni Adayana ang anak na may 1 buwan pa lamang. Maya-maya pa nga, ay nakatulog na ito habang panay pa rin ang hit-hit ng gatas mula sa malusog niyang dibdib. Nalulugod na minasda niya ang sanggol. It's an overwhelming feeling. Ganun palagi ang nadarama niya sa tuwing tititigan ng anak habang dumededil sa kanya. Baby, you are the source of my strength now. Alam ko, ikaw ang magiging dahilan para balikan ako ng ama mo, para huwag na nata akong idamay sa galit niya sa pamilya ko. Kaya magpakabusog ka ha. Magpataba ka, magpakalusog, para pagdating ng daddy mo, matutuwa siya sa'yo. At hinding-hindi na niya nanaising malayo sa'yo. Kusang pumatak ang mga luha sa kanyang mga mata. Pero agad din niyang pinahid ang mga luhang iyon. Ngayon pa ba siya iiyak? Narinig niya kanina ang pag-uusap ni na Aling Ingrid at ng 2 katunong. Paano yan, Aling Ingrid?
Uuwi pala sa isang linggo si Senyorito Malacay. Ano ho kaya ang gagawin niya kay Ate Adayana kapag nalaman ito na dito siya tumira sa mansyon at dito rin ang anak? Tanong na kanakababat ang katulong na si Lulu. Ewan ko nga eh. Pero siguro kakausapin ko na muna si Adayana na umalis muna dito dahil baka mabigla sa Senyorito Malacay. Kaya lang naiisip ko naman, saan na naman sila tutuloy? Ewan ko ba? Bahala na. Naiiling na lang na wika ng mayordoma. Kung wala silang plano, ako meron. Kailangang matutong tumedi sa bote ang baby ko para kahit na 3 o 4 na araw akong mawala, hindi siya magugutom sa loob-loob ni Adayana. Ano? Iiwan mo si baby sa akin? Oho, maghahanap ho kasi ako ng trabaho sa lungsod para naman makalis na kami rito. Alam ko ho, baka isang kabaliwan na maghintay ako kay Malacay dito. Saka baka kapag dumating na siya ay palayasin na naman kami. Mainam na heo yung nakahanda. Tinuruan ko na ho siyang dumedi sa bote. May nastock na rin ho akong gatas para sa ilang araw na pagkawala ko. Hindi naman ho siya alagain, hindi ba? Hindi naman siya naglalambing sa gabi. Baka naman kasi dahil katabi ka, baka pag wala ka ay hanapin ka. Huwag naman ho sana. Kailangan ko nang makaalis ng San Simon. Alam ko ho na makakaabot na kay mama na narito ako. Baka biglang mag-iskandalo yun dito. Sa bagay nga. Sige, bahala na. Pwede ko naman siyang alagaan dahil wala naman akong ginagawa rito. Kundi bantayan ang trabaho ni Nalulu. Makakapagmando naman ako sa kanila kahit na may karga akong baby. Salamat ho. O kailan ka aalis? Bukas na rin ho. Sige. Pero lihim na nakahinga ng maluwag ang mayordoma dahil hindi na ito mamum problema kung paano sasabihin kay Adayana na umalis na muna dahil darating si Malacay. Home sweet home. Napailing si Malacay nang muling tumapak ang mga paa sa carpeted na sahig sa sala. Dito sa salang ito unang naganap ang pag-angkin niya kay Adayana. Napatingin siya sa sofa na naging saksi sa tuluyang pag-angkin sa dalaga. Tila may kumabog sa kanyang dibdib. Senyorito Malacay, narito na pala kayo. Nakangiting sa lubong ni Aling Ingrid sa binata. Ah, oho, kumusta na ho rito? Ayos lang, nakaluto na ako. Kakain na ba kayo? Ah, magpapahinga muna ako. May jet lag pa ho kasi ako. Huwag na ninyo akong gisingin. Babama na lang ako kung anong oras ako magising. Sige. Humakbang na nga ang binata patungo sa hagdan. Ah, Aling Ingrid. Ho, umawa ang kanyang bibig. May nais istanong. Ah, wala ho. Sige ho, aakyat na ako. Pamuntong hiningang umakyat na lang siya. Bakit ba siya naduwag na malaman kung anong balita kay Adayana? Sa kanyang silid, sumalubong sa kanya ang malamig na kapaligiran dahil bukas na ang aircon. Pero may pag-iinit ng dibdib na dadama ang binata nang mapatingin sa king size bed na naroon. Saka mga naging saksi sa ilang ulit na pagniniig nila ni Adayana. Humakbang siya palapit doon at naupo sa gilid sa bahaging hinigaan ni Adayana noon. Dinampot niya ang isang una at niyakap. Adayana, parang naiwan pa ang bago mo sa una na ito. Parang nadarama ko pa ang presensya mo. Tahimik lang siyang nahiba habang yakap ang unan hanggang makatulog ang binata. Naalimpungatan mula sa mahimbing na pagtulod si Malacay dahil tila may nauulinigan siyang iyak ng sanggol. Ano ba itong nangyayari sa akin? Bakit parang buhay na buhay ang uha ng sanggol na naririnig ko? Para siyang nakadikit sa eardrums ko. Pero maya-maya, ayun na naman ang uha ng sanggol. Napalis mula sa kama ang binata. Tama bang naririnig ko? Totoo yatang may umiiyak na sanggol ah. Napahakbang siya palabas ng kanyang silid. Tinungo niya ang ilang silid. Hinanap ang umiiyak. Wala naman doon. Bumaba siya ng hagdan. Wala ring tao sa sala. Nang tumingin siya sa wall clock ay natuklasan niya na alas 3 na pala ng madaling araw. Nahimbing ang kanyang pagtulog. Marahil ay tulog na ang mga katulong. Pero muli ay hiyo na naman ang uha ng sanggol. Tama ba ako? Sa maid's quarter nagmumula ang iyak. Malalaki ang hakbang na tinungo niya ang maid's quarter. At habang palapit siya sa silid ni Aling Ingrid, lalo namang lumalakas ang iyak. Binuksan niya ang pinto. At tumambad sa kanya ang mahimbing na pagtulog ng mayordoma. Habang sa crib ay may natatanaw siyang kumikislus-kitlut na kung ano. Bakit may crib dito? Humakbang siya palapit sa crib at sumilip. Nakita niya roon ang pinakamaganda na yatang baby sa buong buhay niya. Kumislot ang kanyang puso. Tila may bumara sa kanyang lalamunan habang nakatitig sa mukha ng sanggol
na ngayon ay hindi na umiiyak. Baby, napapangiting bagya siyang dumukwang at tinabot ang daliri, ang maliliit nitong daliri. Gogo, kumakawag-kawag ang mga paa at kamay ng sanggol nang maramdaman ang hawak niya. Tila ngumingiti pa ito habang naglilingap. Oh God, ang cute niya. Sa huli, hindi napigilan ni Malakay nakargahin ito. Maingat masuyo ang ginawa niyang pagbuhat sa maliit nitong katawan. Nangingislap ang mga mata niya nang makita niyang malapitan ang mukha nito. Mahaba ang pilik mata. May bilis sa magkabilang bilid ng pisngi. Mamula-mula ang mga labi. Matangos ang ilong. At ang natural na mabangong sanghaya ng isang sanggol na umaabot sa kanyang pangamoy ay tila malamig na kamay na humahaplos sa puso niyang napapagod. Napalunok si Malakay. Ano bang klaseng pakiramdam ang nadarama niya sa mga sandaling iyon? Bakit parang napakasarap damhin sa katawan ng init na nagmumula sa munting katawan ng sanggol? Nako, senyorito, kayo pala. Biglang balikwas ang bango ni Aling Ingrid nang mamulat ang may tao sa silid nito. Ah, naulinigan ko ho kasi na parang may umiiyak na sanggol. Hinanap ko at nakita kong dito pala galing. Nako, pasensya na ho. Naabala yata ang pagtulog niyo. Akin na ho, ako na. Baka basa na ang diaper niya. O kaya naman ay gutom na. Agad itong kinuha mula sa mga bisig ng binata ang sagol. Ah, okay lang ho. At hindi alam ni Malakay kung bakit hindi matatawarang pagkahungkag ang kanyang nadama nang mawala sa bisig niya ang baby. Sige ho, matulog na uli kayo. O baka nagugutom kayo. Gigisingin ko na lang si Lulu para... Hindi ho, okay lang ako. Sige, naging mailap ang mga mata ng matanda dahil tila ayaw pang umalis ni Malakay. Kanino hong baby iyan? Natigilan si Aling Ingrid. Apupuho ba ninyo iyan? Ang ganda naman niya. Pero hindi magawang magsinungaling ng mayordoma. Apasensya na ho, senyorito. Ang totoo, may kasalanan ako sa inyo. Bakit ho? Anak ho ni Adayan ang batang ito. Ho, nanlaki ang mga mata niya. Oh God, kaya pala. Kaya pala gano'n na lang ang kaba ng dibdib ko. Napatitig siya sa sanggol na kanina lang ay hawak niya. Nasaan ho si Adayana? Umalis ho kaninang umaga dahil maghahanap daw ng trabaho para makaalis na sa bahay na ito. Baka raw ho kapag nalaman ninyo na dito siya pumirmi habang wala kayo, ay madamay pa ako sa galit ninyo. Alagagang pinalitan nito ng puno ang diaper ng sanggol. Halata sa nanginginit ng kamay ang nervyos. Ay ilang linggo na siya. Isang buwan na siya kahapon. Lalaki siya. Tapos na nitong palitan ang diaper. Kaya pinangko na ang sanggol. Pagkaway sumulyap sa binata. Alam mo noong bago ako rito sa inyo. Ayaya ninyong magkakapatid ang unang naging trabaho ko. At naalagaan kita. Alam mo ganitong ganito ang mukha mo noon. Napaiyak na si Aling Ingrid. Kamukha mo ang anak mo Malakay. Napalunok siya. Nagbabara na ang kanyang lalamunan. Kailan ho babalik si Adayana? Baka raw ho mga 5 araw o 1 linggo. Depende raw ho kung makakakita siya ng bahay na matitirhan nilang mag-ina. Napabuntong hingan lang si Malakay. Parang nakikinikinita niya kung paanong naghihirap si Adayana sa paghahanap ng trabaho. Ano hong pangalan ng baby? Wala pa eh. Hindi pa napapabinyagan ni Adayana. Kahit nga yung birth certificate ay hindi pa napipirmahan dahil nga wala pang pangalan ng bata. Muling tila nabulunan si Malakay. It's my fault. Kung hindi naging matigas ang kalooban ko, hindi magiging bastardo ang batang ito. Lumapit siya kay Aling Ingrid. Akin na ho. Ha? Naku, baka sanay ho akong magkarga ng baby. Kapag dumadala ako sa mga pamangkin ko, ay natutuwa akong magkarga ng baby. Akin na ho. Sige. Nang makuha na niya ang sanggol, ay inihele-hele niya ito. Ay padala na lang ho ninyo sa kwarto ko ang crib niya at ang iba pang gamit niya. Ho? Palabas na ng silid ang binata. Karga ang sanggol. Sige ho. Napailing na lang si Aling Ingrid. Alam ng matanda na umiral na kay Malakay ang lukso ng dugo. Kapag nagkataon, malaking problema ito. Baka hindi na niya isoli kay Adayana ang sanggol. Naku naman. Matamang nakatitig si Malakay sa mahimbing na pagtulog ng anak. Lugod na lugod siyang titigan ito. Baby, I'm glad na hindi ka ipinalaglag ng mami mo. Kung nagkataon, hindi ko siya mapapatawad at hindi ko mapapatawad ang sarili ko. At kung nagkataon, hindi ko sana mararamdaman ang ganitong klaseng kaligayahan.
Nahiga siya sa tabi ng sanggol at iniyakap ang isang braso sa maliit nitong katawan hanggang makatulog siya. Hindi niya alam na sa ibaba, natataranta na si Aling Ingrid sa pagpapaliwanag kay Adayana na walang kaabog-abog na dumating. Akala ko isang linggo kang mawawala. Hindi ko ho kasi akalain na hindi ko pala kakayanin. Miss na miss ko na ang anak ko. Saka gumigibik na ang daddy ko sa gatas eh. Sumasakit ho. Alam ko ho, nararamdaman ko na umiiyak ang baby ko. Nagugutom. Hindi pa ho kasi siya ganun kasanay dumedi sa bote. Sinabi mo pa, nahirapan nga akong patulogin eh. Nasaan na ho siya? Ana sa itaas. Kinuha ni Malakay. Ho! Nakita na niya. Ano hong sabi? Nagalit ba? Baka saktan niya ang baby ko. Huwag kang mag-alala. Tuwang-tuwa siya sa baby. Siya nga ang nag-utos na iakyat na lang sa silid niya ang crib dahil siya raw ang mag-aalaga rito. Ho! Naku, baka hindi na niya ay sorry sa akin ang bata ah. Hindi naman siguro. Sandali kukunin ko at... Ako na ho. Gusto kong makasiguro. Inunahan niya sa pag-akyat ang mayordoma. Napangiti si Adayana sa nakitang ayos ng kanyang mag-ama na kapwa mahimbing ang tulog sa ibabaw ng kama. Noon pa niya nakikinikinita sa kanyang imahinasyon ang ganitong eksena at akala niya matatagalan pa bago iyon mangyari o baka nga hindi mangyari. Pero ngayon, lumigid siya sa gawin ng sanggol at pinangko iyon. Umingit ito, nabulabog sa pagtulog. Ha? Napadilat si Malakay. Adayana, kukunin ko ng baby. Pasensya na. Hindi ko naman gustong abalahin ang mga tao rito lalo ka na. Kaya lang wala talaga akong mapuntahan noon eh. Sige, gahul na dinampot niya ang mga gamit ng sanggol na nasa bag at tinungo ang pinto. Sandali, pero maagap na nakaharang sa daraanan niya ang binata. Malakay, aalis na ako. Hindi ko alam na darating ka na eh. Sorry, wala akong balak manggulo. Aalis na kami ng... Hindi mo pwedeng ilayo sa akin ang anak ko. Malakay, anak ko ang batang iyan, hindi ba? May karapatan akong makasama siya, makita ang kanyang paglaki at maalagaan. Hindi, hindi mo siya makukuha sa akin. Nayakap niya ng mahigpit ang anak at nabakbang ng patras. Adayana, anak ko siya, nakalimutan mo na ba? Nag-iwan ka ng pera para ipalaglag ko ang bata. Oo, pero alam ko naman na hindi mo yun gagawin. At paano ka nakasiguro? Litong-lito ako noon, wala akong mapuntahan. Napahikbi siya. Pero alam ko, deep inside in your heart, matatag ka. Hindi mo makakayang patayin ang anak natin. Ha? Bago yata yan ah. Adayana, kailangan ko ang bata. Hindi mo siya maaagaw sa akin. Ako ang ina. Nasa akin ang lahat ng karapatan. Kahit na gaano karami ang pera mo, ako pa rin ang papabura ng korte. Dahil lalabanan kita kahit na saan paraan. Lalo pa at sa akin siya sumususo. Hindi ko naman siya aagawin sa iyo ah. Pakakasalan kita para hindi ka na umalis. Ano? Nanlaki ang mga mata niya. Nalaman ko na hindi pa pala nabibinyagan ng bata. Niwala pa siyang pangalan. Kapag nalaman ito ng pamilya ko, tiyak na isusumpa nila ako kapag nagkalat ako ng bastardong anak. Ilan sandali siyang napatitig dito. Ganoon pala, bakit tinatanggihan mo siya noon? Kagaya mo, nalilito rin ako. Hindi ko alam kung paano ihihiwalay ang galit sa katuwaan ko na magkakaroon na ako ng anak. Please marry me. Ayusin natin to para sa bata. Alam kong baka manalo ka sa korte, pero maraming proseso, maraming abala. Kailangan mo ng pera para ipanlaban sa akin. Kung kalilimutan muna natin ang ating mga sarili, mas magiging maayos ang lahat. Napalunok si Adayana. Kahit wala pang 24 oras ang pag-alis niya ng bahay na iyon, her plan worked. Ngayon ay natataranta na si Malakay sa paghabol sa anak nila. Ah, hindi talaga siya nagkamali sa planong ipakita kay Malakay ang anak nila na naigang lukso ng dugo. Adayana, please. At gusto niyang magdiwang. Malayong-malayo na si Malakay sa lalaking umalipusta sa pagkataon niya roon. Sa lalaking nagtaboy sa kanya. Pag-iisipan ko. Adayana, gusto kong makatabi ang baby ngayon. Maghapon at magdamag siyang nawalay sa akin. Kailangan niyang dumedi sa akin. Gumigibik na ang gatas ko. Diyan kayo matulog sa kama. Malaki naman iyan eh. Kasya tayong tatlo. Sige na please. Napaisip si Adayana. Napalingon siya sa malaking kama. Sa kama kung saan ilang ulit siyang inang kinimala kay noon. Adayana, ilapag mo na ang baby. Gusto ko siyang mayakap. Nasasabi ka kung mayakap siya at makatabi. Napabuntunghin na lang ang dalaga. May choice ba siya? Sige.
Mahimbing na uli ang tulog ng sanggol, pero nakasupso pa rin ang bibig nito sa dede ng ina. At kapag medyo nagalaw, ay humihitit na tila ba aagawan ng pagkain. Tila mahimbing na rin ang tulog ni Adriana habang patagilid na nakahiga parap sa sanggol. Nasa kabilang panig ng kama si Malakay, nakahiga rin patagilid parap sa sanggol at kay Adriana. At hindi pa siya natutulog. Pinagsasawa pa niya ang paningin sa pagtitig sa kanyang anak at kay Adriana. Adriana, womanhood fits you. Lalo kayatang gumanda. Paminsan-minsan ay napapasulyap siya sa bahagi ng dibdib ng dalaga na nakalabas dahil sa nagpapadede ito. Naiiling na iniiwas na lang niya ang tingin doon dahil sa kabila ng isiping punong-puno yun ang pagkain para sa sanggol nila. Still napakakinis at napakaganda pa rin ang dibdib nito. Maya-maya pa, hindi na napigil ni Dan Malakay ang sarili ng tumaas ang kamay at masuyong hinaplos ang pisngi ng dalaga. Deja vu, ganito rin ang nararamdaman niya noon kapag hinahaplos ang pisngi ni Adriana. Pero sinaway niya ang sarili na lumabis pa sa payag na si Adriana na pakasal kay Malakay. Iyon ay sa maraming kondisyon. Kailangan ang grande ang kasal, ibabanda sa buong San Simon ang magaganap na kasalan. Kailangan malaman ng lahat ng taga roon na pagkatapos ng lahat ng mga pag-alipusta, ng pangapi at pag-uusap sa kanya ng mga taga roon at ang pagyulak sa kanyang pagkababae. Ngayon ay pakakasalan siya ng lalaking may kagawa ng lahat. Kailangan malaman ng kanyang ina na pakakasalan siya ng lalaking noon ay nanakit sa kanya. Gusto niya ng magarang wedding gown. Iyon ang pangarap niya noon, ang makapagsuot ng magandang trahe. Gusto niya na imbitahan ng ilang kaibigan na hindi nagpatuloy sa kanya habang kasagsaga ng ulam. Okay, kung iyon ang gusto mo, tanging sagot ng binata sa mga hiling niya. Talaga, papayag ka sa lahat ng kondisyon ko? Hindi makapaniwalang tanong niya. Oo, at bakit? Para pakasal ka na sa akin. Ha? Iba ka ha? Adriana, kailangan ko ang anak ko. Kailangan ka niya. Wala akong hindi gagawin para sa inyo. Napabuntong hininga si Adriana. Alam kaya ni Malakay na sinusubukan lang niya ito, na hindi naman niya gusto ang magarmong kasal. So pakakasal na tayo. Sige, kukuha na ako ng wedding coordinator para... No, nagbago na ang isip ko. Sa West na lang tayo pakasal. Ano? Iyon ang talagang gusto ko. Take it or leave it. Of course, I'll take it. Then let's get married. Tapos na ang kasal sa West na ilang miyembro lang ng pamilya Everett ang dumalo. Kahit ang mama ni Adriana at si Carmen ay hindi na nakadalo dahil wala na ito sa San Simon. At ngayon, unang gabi ng kanilang kasal. Sa kanilang silid ng gabing iyon, marahan ang ibinaba ni Adriana si Baby Damien sa crib nito dahil tulog na ito. Nakamasid lang si Malakay sa asawa habang inaayos ang kumot ng sanggol. Maya-maya ay tumayo ang lalaki at niyakap siya mula sa likuran. Ano ba? Napapiksiya siya palayo rito. Bakit? Mag-asawa naman tayo. Akala ko ba pakakasal lang tayo para sa bata? Isang buwan na kaming natutulog sa kama mo at nag-behave ka naman. Ano't kumikilos ka ng ganyan ngayon? Galit niyang tanong. Napabuntong hinga na lang si Malakay. And that was 1 month ago of tormenting nights. Saka humakbang ito palapit sa kanya. Ano? Muli siyang napaatras hanggang sa masadlak siya sa padre. Adriana, alam mo kung gaano ako kabalis sa iyo. Sa palagay mo ba tatagal akong kasama ka sa silid na ito na hindi man lang kita mayayakap at mahahalikan? Ano bang pinagsasasabi mo? Alam mo talagang mahal kita, kaya ka sumugal na hintayin ako rito, hindi ba? Malakay, nanlaki ang mga mata niya sa narinig. It was a setup, right? You're setting me up. Sinadya mong ipakita sa akin ang sanggol dahil alam mong bibigay ako pag nagkita ko siya. Alam mong sa simula pa lang ay hawak mo ang alas. Ano bang pinagsasasabi mo? Alam kong hindi ka naniniwala nang sabihin kong hindi kita toong mahal. Simula't sa pool, wala pang ating anak. Hawak mo na ang alas. Hawak mo na ang puso. Malakay, napasandal na siya sa pader at wala na siyang kawala doon dahil itinukod na nito ang dalawang palad sa tagiliran niya. Please, aminin mo na. Alam mong mahal kita at ang mga sinabi ko, hindi ka naniniwala, hindi ba? Kaya malakas ang loob mong isiksik ang sarili mo sa akin. Alam mong darating ang sandaling hindi kita matitiis. Alam mong sa huli, mananaig ang pag-ibig natin sa isa't isa. Malakay, I love you. Saka lumuhod si Malakay sa harap niya. Patawarin mo ako sa mga nasabi ko. Pumatak ang luha sa mga mata ng lalaki. I don't really mean it, Adriana.
ang mga nasabi ko ay cover up lang sa totoong laman ng puso ko. Ang totoo, mahal na mahal kita. At bawat salitang binitiwan ko noon, malalim na sugat ang naiwan sa puso ko. Sa akin lahat lumatay. Sa ilang buwang pagtira ko sa Italy, malayo sa iyo, imperno ang pakiramdam ko. Lalo na kapag naiisip kong baka ipinalaglag mong baby natin. At ang hindi ko na makaya, bumalik ako rito. Umaasang kapag nakita kitang muli, ay patatawarin mo ako. And to my surprise, narito lang pala kayong mag-ina. Abot kamay ko, Adayana. Ang totoo, hindi lang ang anak natin ang dahilan kaya kita pilit na pakasal. Ang totoo, nagkaroon lang ako ng solidong dahilan para pilitin ka. So please forgive me and love me again. Ilang sandali siyang napatitig sa mga mata nitong basa ng luha. Please, at hindi na niya kayang tikisin ang asawa. Masuyo na yung ikinulong sa mga palad ang mukha nito at giniyang patayon. Sige, patatawarin na kita. Iyon ay kung patatawarin mo rin sina mama at ate Bibian. Matagal ko na silang pinatawag. Noong pang naliligalig ako sa Italy at gusto na kitang balikan. Ikaw, kaya mo bang patawarin ang mama mo? She's still my mother. At kung tama ang hinala ko na baka hindi nila ako totoong anak, still siya lang ang kinilala kong ina. Oh, Adayana, napakabuti ng puso mo. Kaya mahal na mahal kita. Marinit itong sinilang halik ang kanyang mga labi. Tinugon niya ang halik na iyon. Halik na nauwi sa paghubad ng mga saplot nila sa katawan. At ang buhati ni Malakay ang asawa sa kama at marahang idinagan ang buong bigat sa kanya. Sandali, namigil ang kamay niya sa dibdib nito. Bakit? Malamlam ang mga matang tanong nito. Pwede na ba? 2 months pa lang si baby at... Pwede na iyon. But don't worry, mag-iingat ako. Hindi pa natin siya susundan. Mga 5 years pa. Tama na muna yung isang kaagaw ko sa mga attention mo. Mapagpapasensyahan ko pa iyon. Pero kapag nadagdagan pa, baka mabaliw na ako. Pagka-uwi ka niyon ay marahan itong kumilos. Oh, napaungol saya. Daman niya ang pagtatagumpay nito na magkaisa ang mga katawan nila. At ngayon lang niya na-realize, sabik na sabik siya sa pag-ibig nito. Mahigpit siyang yumakap sa asawa, saka sinalubong ang katawan sa muling pagkilos ng katawan nito. Hanggang kapwa na madarang sa inyo.